Gandang araw mga kaka. Lalabas tayo, magpapakain tayo ng mga manok. Mga kaka, bibigyan natin silang pagkain. Ito, pagkain. Pellet. Sa loob mga kaka. Dito naman natin lang. Yan mga alaga natin ang tabako. Dito ka, dito na. Ayan mga kaka, bigay na tayo sa manok. Ito naman yung mga kalapati ko. Yan, kita nyo mga kaka. Yan o, yan. Ito pa. Ito o. Ito o, yan. Ito o, may baby na naman yan o. May baby na naman yan. Ayan mga kaka, mga alaga ko. Pakainin ko lang sandali, ah. Tapos mamaya, gagawin natin yung ano tayo nung binigay sa ating bagong pet. Medyo kailangan na nating i-ano yun. May gagawin tayo mamaya. Papakita ko sa inyo. Dito ko na rin sa labas gagawin. Kasi medyo ano siya. Binigay sa akin ng utol ko mga 2 weeks na. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yun. Dito rin natin gagawin sa labas para maiayos na natin. Ay, magpapakain muna ako ng kalapate mga kaka. Sama natin mailalapag ito na hindi siya dito. Subukan natin. Rito. Yan. Yan. Naghahanap na ng pagkain mga kaka. Bigay natin. Mga kaka, tatanggalan ko lang nandun eh. Nalalagyan ng pagkain ng tubig to mga kaka. Total, marami pa siyang tubig eh. Walang mo ng pagkain ng anay natin. Ay, kapos tayo ng nakuhang pagkain ng kaka.
hapon tayo magpapalit ng pagkain. Ay, yun ang tubig pala. Ito eh. Ubusin na natin to. Ito mga kaka. Yan. Ikalawang ano yan. Kapuno na tayo ng isa. Ito yung pangalawa. Tapos yun, mamaya dadakutin na natin yung nasa ilalim ng kulungan na yun. Yan. Maitambak na rito sa sako. Pabubulokin natin siya ng gusto doon sa sako. Mga kaka, balik tayo sa loob. Nakasalubong kasi tayo sa araw mga kaka, kaya hindi ko maitutok ng gusto. Mga kaka. O nga pala mga kaka. Andito na yung sinasabi ko sa inyong inano sa akin ng utol ko na panibagong pet. Ito. Hali ah mga kaka, bubuksan ko lang. Ito yung mga kaka yung sinasabi na sinasabi ko sa inyo kanina. Kung natatanaw niyo. Yan. Di gaano nakikita mga kaka. Ito mga kaka. Super warm. Kita nyo na mga kaka. Adjust ko lang ha. Ito yung binigay sa akin ng kapatid ko. Ng utol ko. Na sinasabi ko sa inyo kanina. Ito yun no. Ito. Mga kaka. Mga super warm na binigay sa akin ng kapatid ko yung sinasabi kong bagong pets eh. Kailangan na natin magpalit nito mga kaka. Ito yung pinaka ano niya, itong pinaka substrate niya mga kaka, kasi puro ano na to, puro dumi na nila. Papalitan na natin to mga kaka. Dali, taas natin konti. Kikita ba? Lapit ko ng konti mga kaka. Ayan. Ayan. Di baling hindi nyo na ako makita. Ito. Ayan. Yung substrate niya mga kaka, kailangan na natin palitan. Kaya kailangan natin tanggalin itong mga to. Tsaka, o nga pala, bago ko palitan, magbabawas na tayo rito kasi malalaki na to mga kaka. Malalaki na to. Kailangan na natin siyang pagpipahin. Kailangan nating stress para ano, maparami natin siya, maging ano tong mga to, maging beetle na siyang magiging mag-aanak. Ito binigay lang sa akin ng kuya ko to. Matagal ko na nakikita sa kanilang meron silang alaga nito, kaya sabi niya kinakapos daw sila ng order, kaya sabi niya kung ano, magparami raw ako rito sa amin para yung mga nandito sa lugar na to pwede na namin suplayan. Ito mga kaka, balat na saging, kinakain din nila yan, kaya lang hindi sila ganong malakas. Matakaw sila sa mga sa ano, sayote, tsaka sa ano mga kaka, sa pechay. Napakatakaw nila sa pechay. Yan mga kaka. Tatabi ko muna to. Gagawin natin bago natin siyang palitan para mapili na natin ang gusto. Mamaya. Huwag ko muna tanggalan to ng substrate. Balik ko muna pala to. Gagawin muna natin yung paglalagyan natin sa kanila ng ano,
ng para maging impure pa sila. Kailangan na natin silang i-stress sa mga ganito. Yung iba, ginawa ko na mga kaka. Yan. Kasi, sabi ng utol ko, pwede itong pagpatong-patungin. Tapos, nanood ako sa YouTube, nakita ko yung paggawa nila. Ang butas nila nasa ibabaw mga kaka. Dito, sa ibabaw nila binubutasan. Ako, hindi. Ginawa ko sa tagiliran. Kung nakikita niyo yan, may butas mga kaka. Kung nakikita niyo yan, diyan ko siya ginawa. Kasi, kung tatakpan ko to, kailangan niya ng hangin di ba? Kung tatakpan ko yan, kung ipapatong ko to, at ang butas niya ay nasa ibabaw, ayan, katulad niyan, kung ang butas niya ay dito ko gagawin, matatakpan ito. Kaya ang ginawa ko sa tagiliran, mga kaka, ayun, kahit na may takip siya, may butas pa rin siya. Hindi man aabot ang ano dyan. Kaya ito, ginawa ko na to yung iba. Papakita ko lang sa inyo yung ginawa ko. Kaya nagtira ako ng ilan para alam nyo rin yung gagawin nyo. Hindi kayo, ano, papakita ko lang sa inyo. Ito na lang to, mga kaka, eh. Ito na lang ang tinira ko. Para ano, yung iba na yung butas na yun. Gamit na naman natin yung paborito nating ano, kaibigan. Yung pako, nandito pa. Ayan. Yung kandila, tsaka pakong. Kaya lang dito, maliit na pako lang gagamitin natin mga kaka. Para medyo madali-dali tayo. Balik natin yung ibang ano, sayo. Sayote mga kaka. Para kahit pag ganito tayo kumakain sila. Hindi naman siya ano, hindi siya alagain. Paglagay mo ng sayote, ilang, kahit na patingin-tingin ka lang, basta ang mahalaga, hindi sila lalanggamin at hindi sila magkakaroon ng ano, mapapasok ng daga mga kaka. Eh, kaya dito ko lang nilagay sa loob muna ng bahay kasi kakaunti pa naman. Mamyail, ano ko, medyo itatabi ko ng konti yung paglalagyan ng kahon. Kaya magpapalit din tayo ng substrate niya. Kasi 100 lang mahigit. 100 lang to. 100 lang mahigit tong ganito ko. Kaya malamang kakapusin tayo. Magpapainit muna tayo mga kaka. Init ko muna mga kaka para sandali lang tayo. Ito lang mga kaka, ganito hawak ko tatluha no. Yan. Tapos papainit lang to. Maninipis naman to eh, sandali lang to. Kahit bata kayang gawin to. Wag lang yung ano, ayos ang gula. Eh ito, medyo maano natin to. Kayang-kaya natin to. Medyo, kailangan kasi sabi ng utol ko, tsaka doon sa napanood ko sa YouTube, kailangan daw stressin to. Eh ito, siguro mga nasa kulang 1,000 tong piraso. 2 lalagyan kasi to, isa pa lang napakita ko sa inyo. Kailangan natin ng magdagdag pa ng ganito. Ah, ito mga kaka. Dito lang sa gilid. Yung gilid na gilid lang. Oh. Yan. Yun lang. Para hindi nyo hindi ano. Tsaka ayos na yung mabutas lang ng konti. Basta may pumasok lang na hangin. Hindi naman siguro makakalabas na yung super warm dyan mga kaka. Gawin ko. Yan. Pag nainit na, tutok sa butas. Yan. Yun, hindi naman siguro makakalabas dun sa ganong kalaki yun. Tapos, kailangan lagay natin sa tahimik na
lugar, hindi siya mabubulabog, hindi siya mapapasok ng daga. Yun pa nga isa, mga kaka. Gustong gusto raw kainin ng daga itong superworm na to. Ito yung mga pinapakain sa mga tarantula tsaka sa mga ano, yung flower horn, yung mga isdang carnivorous ba? Yan. Tapos na isang set, mga kaka. Kasi naman, kasunod. Ganun lang ang gagawin nyo. Para hindi ganun ano. Di uno lang ang pakong ginamit ko, mga kaka. Tapos ikot nyo lang. Yung isa, iba kasi nakita ko, isip-isip ko, hindi matatakpan siya pag pinagpatong-patong. Yung iba, okay lang dahil isang patong lang. Eh kung yung iba, nakikita ko maraming patong. Eto, pagpapatong-patongin ko, kaya kailangan sa tagiliran ng hangin, ang daan, hindi sa ibabaw. Ang kaka, ilang piraso lang, sandali lang, no? Tapos iyaano ko muna yon. Pipiliin ko muna, magpipili tayo nung malalaki na, yung mga 2 inch na raw, sabi ni nung kapatid ko. Ganun daw ang ginagawa nilang ano, para magpupa, para maging beetle siya, diba? Ito, lumalabas na larva ito, larva. Tapos yung kasunod niya, magpupa siya. Tapos yun magiging beetle, yun naman ang magiging, siya naman ang magiging ano, yung mga nganak, siya yung manging itlog. Kaya kailangan maging beetle siya para ano, para maparami. Kasi kung ito, ibibigay mo na kagad sa mga alagang hayop. Sa mga manok, kinakain ng manok yan. Yan yung nagiging source, magandang source ng protein ng manok, mga kaka. Kaya ito, eh may alaga din akong manok. Kaya lang, ayoko pang i-ano. Sa manok, eh, bigyan nyo lang siya ng 2 o 3 piraso sa isang araw. Makukuha niya na yung protein na kailangan niya. Saka yung iba, binibenta. Sabi nga nung pamangkin ko, kulang pa raw ang supply nila. Ang pansusupply nila doon sa ibang game. Napakarami daw ng ano. Yung kuya ko may alaga, yung anak niyang babae may alaga. Bali yung sa kuya ko, tsaka yung anak niyang lalaki magkasama. Tapos sa ato, sabi niya, yung anak niyang babae may alaga din. Kinakapos pa rin sila ng isusupply. Kaya ang ginagawa nila, ang ano, hindi sila makapag commit sa ibang ano, sa ibang pwedeng supplyan kasi ano eh, natatakot sila na yung suki, yung talagang umo-order sa kanila eh wala silang maibigay pagdating ng ano. Kaya hindi sila makapag commit sa iba. Eto, sabi nila, marami raw umu-order dito sa may lugar namin. Wala silang maibigay. Kaya ito, sabi niya, mag-alaga ka na lang para ikaw na lang mag-supply doon sa tagarian sa lugar niyo. Ayan, mga kaka, tapos na tayo rito. Ayan, mga kaka, mag-aano na tayo. Lagyan natin dito to. Tapos, iangat natin konti ito. Ayan. Dito na yan. Ito, angat natin. Ganito lang naman mga kaka, oh. Pili kayo ng mahaba na tulad nito, oh. Yan. Oh, lagay isa-isa para ma-stress na siya. Pangalawa. Tingnan nyo, may albino pa mga kaka. Ibig sabihin niya, kapapalit pa lang ng ano niyan. Sa susunod, pagka medyo nakaano na siya, recover na sa pagpapalit ng balat, pwede na rin natin yung i-ano.
Andito eh, nasa mga ilalim yung malalaki, mga kapa eh. Pipiliin lang natin yung malalaki. Mga 2 inches na mahigit. At dyan eh, mga kaka. Lalagyan muna natin mga kaka. Tapos kuha muna tayong pakit mga kaka. Takpan na natin to para bumagsak man siya, hindi siya ganong ano. Nandun pa rin yung butas mga kaka. Oh, hindi siya natatakpan. Yan. Oh. Kaya sa gilid ko lahat nilagay ang butas. Kasi pag sa ibabaw, katulad nung napapanood ko sa YouTube, pag nilagay mo sa ibabaw, saka ito kahit hindi mo naman idiin eh. Ayos na yan eh. Ganyan lang oh. Ilalagay ko muna lahat mga kaka ah. Ibalikan ko kayo mamaya para dire-diretso na ng pagkaano. Yan mga kaka, tapos na siya. Ito namang taho ng ano, tapos ito mamaya papalitan natin ng mga pagkain. Lalagyan natin ng ano, panibagong wheat bran. Saka ano. Ito mga kaka. Gagamitin natin yung ito yung pambubutas natin. Yung ginamit natin sa ano, sa panali ng ano, mga kaka. Gagamit lang naman natin yan. Pumapasok siya sa loob ng kaka. Ang dapat lang natin iwasan dito mga kaka yung papasok siya ng daga tsaka langgamin eh, pero may takip naman to, hindi na siya siguro lalanggamin. Buti na lang, nandun. May mga takip na. O, mga kaka, lagyan na natin dito. Unahin natin, may mga sa...
basic na. Patungan na natin ang kaka. Ito na mga kaka. Tapos ang gagawin natin, natakpan na lang natin to. Para hindi ka anong ano. Tapos tatabi ko doon sa hindi magagalaw. Kasi pagka hindi ko itatabi to, yung mga pusa natin, makukulit. Sigurado aakyatin to. Papatungan niya yan. Kaya ito, lalagyan ko pa ng ano to. Yan, ganyan. Ngayon, kailangan na natin magpalit nito. Papasok ako ngayon dyan. Kukuha tayo ng paglalagyan natin ng crop niya, tsaka yung pang ano, yung pang sala niya mga kaka, para makita niya ng maganda. Ito mga kaka, ito yung mga nakaraang pinagpalitan ko nung ano niya, nung pinaka ano niya, ayan na. Tingnan nyo, para siyang malabuhangin na maliliit. Ayan, maliliit na malabuhangin, no? Hindi na siya ano. Ito yung sinasabi nilang dumi na raw nung ano, nung bulate. Nakakain niya na lahat yung pagkain na nasa kanya. Kaya mga kaka, ito, sasalain naman natin to. Ito naman, pagtatagalin lang natin ng konti ito, tapos pa gagamitin na natin siya sa ano mga kaka, sa fertilizer. Ito yung dumi niya eh. Kumbaga sa ano na siya, na puha na ng ano. Tapos nung dalhin sa akin to mga kaka, ito lang ang pinaglalagyan niya. Kaya na maliliit pa siya nung dalhin sa akin. Ito mga kaka, sasalin na muna natin. Ito yung mga ano. Ayan. Ito mga kaka, oh. Kikita nyo. Kikita nyo, gumagalaw ang kaka, oh. Nakakagapang siya rito, yung mga kaka. Kaya kailangan alisto rin kayo. Gagapangan kayo palabas niya. Eh, mawawala na siya. Pagka nasalaan nyo na siya, dito nyo naman siya ilalagay. Makulit talaga. Ayaw magsibitaw. Ito yung mga kakao. Yan. Kita nyo. Yan. Kulit ikaw. Buti na lang natakpan ko, kundi tinitira na nung kuting ko. Ngayon yung, oo, nung kuting. Ayan, mga kaka, dito lang yan. Oh. Sabi nung iba mga kaka, o nga pala, ito kasi ako, talagang dahil nagsasaka ako, nagtatanim-tanim ako, ultimo dumi ng manok, kaya kong hawakan eh. Ito kasi, sabi nung iba, pag ano, nangangati raw sila. Pero ako, hindi. Yan, may nakatala ng layo. Dito na to. Yan. Yan mga kaka, yung ibang medyo sensitibong balat, huwag niyong gagawin itong ginagawa ko na kinakamay ko. Kasi yan yan. Tignan natin lahat din ah. Tsaka yung iba raw, kumakati yung mata nila. Eh siyempre, siguro pagka naglalagay sila, nagsasala sila nito, ibintilador sila, patapat sa kanila yung hangin. Kaya pumapasok sa mata nila.
Ito, ayos na, mga kapa. Marami-rami rin to. Ilagay na natin ulit ito rito. Tsaka itong nasa mababa na to. Yan. Ilagay na natin ulit siya. Mamaya, iaayos natin itong mga kaka. Hahatiin ko pa yan. Mukhang napakarami pa nitong nandito. Yan. Pero malamang sa hindi, iaano ko na rin ito. Pagpupupyahin na natin ito at malalaki na. Yeah, albino niya. Albino. Pero hindi yan albino mga kaka. Magiging ganito ang kulay nito. Kamomolt lang niya. Nagpalit siya ng palat. Ito na, gagamitin natin ulit. Yung isa naman. Ito, pagin natin dito. Napapalit lang niya ng balat. Napapalit yan, kada ano. Itong ano na to, larvae stage to, alam ko eh. Nag-aaral ako ng high school. Itong ganitong ano, larva to eh. Pag nag-pupa na to mga kaka, papakita ko sa inyo. Tapos yung pati yung adult stage na papakita ko sa inyo kung ano. Lagay na natin ito ang kakaroon para isang ano na lang. Kasi mas maliit itong lalagyan na ito kaysa ito sa ano. Ulit ito. Gusto mo kaagad tumakas. Mas maliit itong lalagyan na ito kaysa ito sa yung kasi pinutol na container yun. Kita nyo naman. Ito na ito. Lilipit na natin. Sasabit na natin doon sa labas to para hindi mapakailaman ng kung anong hayo to. Ano. Gagamitin din natin fertilizer to. Mga kaka, lalabas muna ako. Ito mga kaka, kinakain din nila yung pollard na yan. Kaya nauubos yan eh. Pero at least ngayon, kaya hindi ko sila mapalitan kahapon. Kasi ipapakita ko nga sa inyo para hindi na tayo magpipili ulit mag-aano. Papakita ko sa inyo kung paano gawing pupa to para magkaroon tayo ng breeder. Ito mga kaka, ayos na. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe ha. Tsaka mag-ano na rin kayo. Yung notification bell. Kung gusto niyo paki-share na rin para matutunan ng iba. Total, hindi ko naman sinasabing eksperto ko dahil sinabi lang ng ano. Saka maganda rin ano eh, pagkakitaan. Sabi sa akin ng kapatid ko eh, magandang pagkakitaan. Kung may alaga naman kayo mga hayop, mga flower horn, yung mga isdang kumakain ng mga ipis-ipis, mga ano, yung mga lizard nyo, mag-alaga kayo nito. Mas makakatipid kayo. Kaya mga kaka, maraming salamat.